May katanungan po dito, Idol, sino kandidato mo sa presidente or sino para sa inyo ang magaling na presidente? So, rather than sagutin ko po sa inyo kung sino ang yung preference ko na magiging presidente, I'll just give you yung criteria na lang, my personal criteria on choosing a leader. Number one, ako parati ko sinasabi, a leader, first rule of leadership, ang importante po, they must show up. O kailangan magpakita. Kasi hindi pwedeng panay absent, di ba? Imagine mo. Lalo na sa panahon ng gera, no? Kaya nga napakaganda ng actually halimbawa ng presidente ng Ukraine po right now. Siyempre, nagkakagulo. Ginawa po ng Amerika, nag-offer po yung Amerika na ika nga, parang iligtas siya. Dalhin siya sa isang safe na lugar. Pero anong ginawa ng presidente? Nagsuot ng armored vest, lumabas, kumuha ng baril, at nakikipagbarilan sa mga ika nga nananakop po sa kanilang bansa. Yun po, yung tinatawag natin na show up. And then number two, para sa akin, leadership by example. Importante po yun. Na kailangan may pakita talaga, hindi ngawa, may gawa. Pangatlo po, ang criteria po para sa akin talaga napakahalaga po is yung may napatunayan na. In other words, may good track record. Kasi ang ako naniniwala ko especially in managing a country, hindi po pwedeng OJT yan eh. On the job training, napakahirap po talaga. Imagine mo pagpapraktisan po ang ating bansa. Mas maganda po yung may proven track record. At kung titingnan po natin sa lahat ng kandidato, lahat naman may mga magaganda at syempre may mga strength at may mga weaknesses. Kaya nga, I hope that this coming election, as magiging matalino po tayo sa pagboboto ng ating leaders, not only that, sana rin po hindi tayo mag-away-away. Dahil at the end of the day, iisa ang ating bansa, iisa ang ating lahi, at the end of the day, tayo po lahat ay Pilipino. Kaya nga kung magkakaiba man ang inyong mga kandidato na iboboto, pero ako naniniwala ko, lahat po tayo, iisa po ang hangarin po natin na mapaunlad ang Pilipino at syempre mapaunlad ang ating bansa. Ang importante talaga dito sa bansa natin, magkaroon tayo ng isang leader na may totoong pagmamahal at malasakit sa ating bayan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naghihirap. Yung nakadama sa nararamdaman ng mga nagugutom na pamilya, yung nakadama sa mga nararamdaman ng mga nawalan ng tahanan, mga nawalan ng trabaho. Yun po ang kailangan nating leader dito sa ating bansa. Kung hindi man si Manny Pacquiao, I'm hoping na ang Panginoon maglagay ng isang godly person, godly leader na may takot sa Panginoon at tunay na nagmamahal sa ating bansa. Hindi nagnanakaw, hindi materialistic, hindi mahalaga ang pera, kundi magsiservisyo lamang sa taong bayan. Yun po ang kailangan nating leader sa ating bansa. Para imulat natin ang mata natin, bayan, tuwing eleksyon, ganito palagi ang naririnig natin. Habang patuloy na lang tayong makikinig ng ganitong mga pangbubula, maraming magaganda, importante kung ano yung mga nagawa mo in the past sa buhay mo, ano yung nagawa mo, accomplishment sa buhay mo. Yun po ang kailangan natin, hindi yung papugi points tayo dito na to impress people. Yun po ang kailangan. Itong mayor ninyo, nakaranas din ng gutom, nakaranas din ng paghihirap, kaya alam ko, Ako mismo mag-testify, alam ko na ang mga nararamdaman ng mga mahihirap, ang pangailangan ng ating lipunan, nararamdaman niya. Mahirap talaga yung leader na hindi nakaranas na paghihirap. Mahirap yung namumuno na hindi naka-experience na paghihirap, dahil iba kasi yung alam yung problema at iba naman yung hindi lang alam ang problema kundi nararamdaman, naranasan. Dahil hindi siya makatalikod doon sa pinanggalingan niya. Hindi niya makalimutan yung pinanggalingan niya na experience niya sa buhay. Pasalamat kayo. May magandang masipag na mayor kayo dito sa Maynila. At mayor, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Malayo pang mararating mo. Baka hindi lang dito sa Maynila ang pagsiservisyo.